Magandang araw mga idol, tatalakayin natin ngayon ay ang kwento ni Nico Robin, ang isa sa magandang karakter ng One Piece anime. Sa serye, ipinakilala si Robin bilang isang kontrabida, ngunit kalaunan ay naging ikapitong miyembro ng Straw Hat Pirates crew, na pinamumunuan ni Monkey D. Luffy. Gumaganap bilang archaeologist at historia ng grupo, si Robin ay isang devil fruit user na nagtataglay ng kapangyarihan ng flower fruit, na nagpapahintulot sa kanya na sumibol ang mga replika ng kanyang mga paa, at kalaunan ang kanyang buong katawan, mula sa anumang mababaw na lugar. Bilang ang tanging nakaligtas sa isla ng Ohara, si Robin ang tanging kilalang buhay na tao sa mundo ng One Piece na may kakayahang basahin ang mga sinaunang bato na tinatawag na Poneglyphs, isang bagay na itinuturing na pagbabanta ng world government, na nagbabawal sa pagsasanay. Si Robin ay naging lubhang popular at isang breakout na karakter sa anime at manga fandom. Lumitaw din siya sa ilang mga adaptasyon batay sa manga, kabilang ang serye ng anime sa telebisyon kung saan siya ay tinininigan ni Yuriko Yamaguchi sa orihinal na wikang Hapon, gayon din ni Veronica Taylor at Stephanie Young sa mga bersyong Ingles. Siya rin ay naging isang tanyag na paksa ng cosplay, na naging sanhi ng isang uso sa Japan kung saan tinangka ng mga kababaihan na gayahin ang kanyang iconic na costume. Dahil pinalaki sa Ohara, tahanan ng pinakamatanda at pinakamalaking aklatan sa mundo, si Nico Robin ay naging isang arkeologo sa edad na 8. Sa ilang mga punto ay nakuha niya ang kapangyarihan ng paramecia-type flower fruit, na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng pansamantalang mga kopya ng mga bahagi ng kanyang katawan, kabilang ang kanyang mga mata at tainga, na bumubulusok sa mga lugar na malapit sa kanya. Sa likod ng kanyang mga guro, nakuha niya mula sa kanila ang ipinagbabawal na kaalaman kung paano isalin ang mga sinaunang bato na tinatawag na Poneglyphs, na nakakalat sa buong mundo. Dumating siya upang ibahagi ang kanilang layunin na hanapin ang mailap na real Poneglyph, na sinasabing nagsasabi sa nawalang kasaysayan ng mundo. Gayunpaman, nalaman ng pamahalaang pandaigdig ang tungkol sa mga pagsisikap na ito at nagpadala ng isang battle fleet upang pigilan ang mga ito. Tanging si Robin lamang ang nakatakas sa mapang wasak na pag-atake na kumitil sa buhay ng buong populasyon ng isla, kasama na ang kanyang ina, si Nico Olvia. Tinawag na Devil Child na trauma at may bounty sa kanyang ulo, si Robin ay nabubuhay sa pagtakbo, hindi makapagtiwala sa sinuman. Upang mabuhay, nakikipagtulungan siya sa iba't ibang mga pirata at iba pang mga mandarambong. Sa kalaunan ay sumali siya sa pangkat ng Baroque Works ni Sir Crocodile, gamit ang codename na Miss All Sunday at naging kanilang vice-presidente. Pagkatapos na bumagsak ang Baroque Works, nang wala ng ibang mapupuntahan, nakipagtagpo siya kasama ang mga Straw Hat Pirates at naging labis ang pagmamahal sa kanila na ibinigay niya ang kanyang sarili sa pamahalaan upang iligtas sila. Matapos nilang matuklasan ang kanyang tunay na dahilan sa pag-alis, ang Straw Hat Pirates ay nagdeklara ng bukas na digmaan laban sa gobyerno upang mabawi siya. Napagtanto niya na sa wakas ay nakahanap na siya ng mga taong hinding-hindi siya ibebenta at naging bahagi ng crew. Pagkalipas ng 2 taon, lalo pang hinahasa ni Robin ang kanyang mga kapangyarihang flower fruit hanggang sa punto kung saan makakagawa siya ng isang buong katawan na duplicate ng kanyang sarili at maging ang mga pakpak na binubuo ng mga braso at kamay na nagpapahintulot sa kanya na lumipad. Matapos hindi matagumpay na mahuli si Robin sa Wano ng CP0, ang direktang ahensya ng paniktik ng pamahalaan matapos ang isa pang organisasyon ng Cypherpol na CP9 ay nabigo na maisakatuparan ang kanyang 2 taon bago, ang kanyang pabuya ay itinaas sa mahigit 7 beses sa kanyang dating pabuya, mula 130 milyong berries hanggang 930 milyong berries. Malamang sa alamang mas marami pa tayong aabangan na kwento tungkol kay Nico Robin sa mga susunod na labas ng One Piece manga at video, basta huwag niyong kalimutan na mag-follow at mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod nating upload mga idol. Maraming salamat at have a nice day!